Sa maraming taon, libo-libong taon, na ang tao'y ginagawang diwali ni Satanas. Gumawa ng higit na kasamaan mga salinlahi, isa-isang naninlang nito. O maraming krimen, kakilag-kilabot na krimen, na ginawa ni Satanas sa buong mundong to. Ang tao'y pinukaw na labanan ng Diyos, inabuso, dinaya ang tao'y nanap upang wasakin ang plano sa pamamahala ng Diyos. Bagaman si Satanas ay lumalakad sa mga bagay na nilikha ng Diyos, hindi nito kahit kaunti mababago ang tao o mga bagay. Bagaman si Satanas ay lumalakad sa mga bagay na nilikha ng Diyos, wala tong mababago, walang nagbabago sa ilalim ng mga utos ng Diyos. Lalim ng awtoridad ng Diyos, nananatili pa rin ng lahat ng bagay sa kanyang mga tuntunin. Lahat ng buhay na nilalang ay sumusunod pa rin sa batas na inilatag ng Diyos. Kumpara sa dakilang awtoridad ng Diyos, ang masamang kalikasan ni Satanas ay hamak, laganap at pangit, kasuklam-suklam, lubhang maliit at lubhang mahina. Bagaman si Satanas ay lumalakad sa mga bagay na nilikha ng Diyos, hindi nito kahit kaunti mababago ang tao o mga bagay. Bagaman si Satanas ay lumalakad sa mga bagay na nilikha ng Diyos, wala tong mababago, walang nagbabago ng Diyos, kaya ginagawa niya lahat ng nilalang magpasa ilalim ng kanyang paghahari at pasakop sa kanyang kapamahalaan. Inuutusan niya lahat ng bagay, kinukontrol sila sa mga kamay niya, mga buhay na nilalang, kabundukan, mga ilog at tao. Dapat sumain natin sa kanyang paghahari. Lahat ng bagay sa impapawid at sa lupa dapat sumailalim sa kanyang kapamahalaan. Lahat kailangan magpailalim ng walang pagpili. Ito ang atas ng Diyos sa kanyang otoridad. Kaya ginagawa niya lahat ng nilalang, oh, mapasa, ilalim
kanyang paghahari at pagsakop sa kanyang kapamahalaan. Oh, lahat ay inuutusan ng Diyos, inaayos at hinahanay niya ang lahat ng bagay. Bawat klase ayon sa kanyang uri at sa kalooban ng Diyos, binigyan sila ng posisyon. Lahat ng bagay sa iyong papawid at sa lupa dapat sumailalim sa kanyang kapamahalaan. Lahat kailangan magpailalim na walang pagpili. Ito ang atas ng Diyos at kanyang otoridad. Naglilingkod sa mga taong likha ng Diyos, walang naglalakas ng loob na lumaban o humingi ng kung ano-ano sa Diyos. Tao, isang nilalang ng Diyos, dapat gawin din ang kaniyang tungkulin. Kahit amo o tagapamahala ng lahat ng bagay, taas ang kalagayan niya. Siya'y maliit pa rin at tao sa ilalim ng pamamahala ng Diyos. Isang hamak na tao lang, isang nilalang ng Diyos. Di kailanman siya mas tataas sa Diyos. Ayos sa ilalim ng
otoridad ay perpektong pagpapakita ng mga salitang binigkas niya nasa lahat ng tao't bagay ipinakita lahat ng nagawa ng kanyang otoridad walang katulad sa ganda at walang kamalian gaya ng tagsibol damoy luntian bulaklak na mumukagkad usbong sa hantungan ng Diyos. Ang
ang Diyos at tao'y di maaaring mabuhay sa parehong kaharian. Sa kanya-kanyang paraan ng pamumuhay, ang sangkatauhan ng bunga ng pamamahalan ng Diyos at ang layunin ng kanyang pagkabahay. Habang ang Diyos ang siyang namumuno sa kanila, ang Diyos at ang tao'y magkaiba sa kapanyahan. Kapahingahan ng tao'y sa lupa. Ang lugar ng kapahingahan ng Diyos ay sa langit. Ang taong nagpapahinay sa samba sa Diyos at sa lupa'y mabubuhay. At ang Diyos na nagpapahinay mamumuno sa sangkatauhan. Ang Diyos ay mamumuno habang nagpapahinga siya, habang ang sangkatauhan nagpapahinga, sila'y dadalhin ng Diyos upang bumisita sa langit at magsaya kung ano ang buhay sa mundo ng langit. Nang buhay na nilalang, pinasusunod ng otoridad ng Diyos sa kanyang mga salita ang lahat ng bagay. Maging nilalang ayon sa kanyang mga salita, mabubuhay at dadami sa pamamagitan ng utos ng Diyos. Namumuno ang Diyos sa lahat ng buhay na nilalang at walang magiging paglihis magpakailanman. Ang kapangyarihan ng Diyos ay makakalikha ng anumang anyong bagay na may buhay at sigla. At ito ay ipinapasya ng buhay ng Diyos. Itong kapangyarihan, walang tao ni bagay ang humahawak. Ang manlilikha, ang tanging mayroon nito. Kanyang natatanging pagkakakilanlan, diwa katayuan, at ito'y tinatawag na otoridad. Namumuno ang Diyos sa lahat ng buhay na nilalang at walang magiging paglihis magpakailanman. Ang kapangyarihan ay makakalikha ng anumang anyong bagay na may buhay at sigla. At ito ay ipinapasya ng buhay ng Diyos.
kinalaman sa salitang otoridad o sa kakanyahan ito. Namumuno ang Diyos sa lahat ng buhay na nilalang at walang magiging paglihis magpakailanman. Ang kapangyarihan ng Diyos ay makakalikha ng anumang anyong bagay na may buhay at sigla, at ito ay ipinapasya ng buhay ng Diyos. Saloobin sa Diyos.
apoy, hindi niya titiisin ang sala. Walang karapatan ang tao na pakialaman o pintasan ang kanyang gawain at mga salita. Dapat nilang sundin ito dahil tao'y kanyang nilikha. Diyos ay Panginoon, Panginoon ng paglikha. Gamit ang kanyang awtoridad na maghari sa kanyang mga tao. Lahat ng nilalang dapat sundin ito. Gawin ang ipinagagawa niya. Huwag mga kwiran, huwag lumaban. Kahit kayo'y matapang pangahas, sumusuway sa mga salita ng Diyos. Nagpaparaya siya sa pagkarebelde mo. Hindi siya magagalit, patuloy na gagawa. Walang pakialam sa mga uod sa dumi. Ang mga tao, lahat ng nilalang dapat sundin ito. Gawin ang ipinagagawa niya. Huwag mga tuwiran, huwag lumaban. Ang lahat ng kanyang kinasusulaman, alang-alang sa kalooban ng Diyos, hanggang makumpleto mga pagbigkas niya, hanggang sa kanyang huling sandali. Ang mga tao, lahat ng nilalang dapat sundin ito. Gawin ang ipinagagawa niya. Huwag mga tuwiran, huwag lumaban. Ng mga tao na may
siyang anumang damdamin o reaksyon kapag tao'y magkasala. Ng tao upang ipakahulugan ang Diyos, di magpataw ng iyong mga kagustuhan sa Kanya. Ginagawang gamit ng Diyos estilo't pag-iisip ng tao kung paano niya tratuhin ang sangkatauhan. Gustuhan sa Kanya. Ginagawang gamit ng Diyos estilo't pag-iisip ng tao kung paano niya tratuhin ang sangkatauhan. Kung gawin mo to, gagalitin mo ang supukot niya. Ahamunin mo ang dangal, dangal ng Diyos. Dahil siya'y umiral, dapat nating pakinggan ang tinig ng kanyang puso. Bigyang pansin ang kanyang saloobin at unawain ang kanyang mga damdamin. Damdamin. Huwag gamitin ang mga imahinasyon ng tao upang ipakahulugan ang Diyos. Di magpataw ng iyong mga kagustuhan sa Kanya. Ginagawang gamit ng Diyos estilo't pag-iisip ng tao kung paano niya tratuhin ang sangkatauhan. Kung gawin mo to, gagalitin mo ang Diyos. Tinutukso, tinutukso puot niya. Aho.
Dahil
nagaano kayaman at kanais na isang karanasan ng tao. Sila ay limitado, hindi sila katunayan ni katotohanan. Pagiging hindi rin tumasa tunay na disposisyon ng Diyos. Pagiging hindi rin naaayon sa tunay na diwa ng Diyos. Ang matuwid na disposisyon sa pag-unawa, pag-unawa sa mga bagay, ni mula sa pagsusuri ng bagay, ni sa pag-unawa sa ibang mga tao. Ang kaalaman sa Diyos ay hindi maaabot sa pamamagitan ng naturang mga pamamaraan. Ang kaalaman sa Diyos ay hindi nakasalalay sa karanasan ni pantasya. Pagliliwanag, tunay na pag-unawa.
isa ang kanyang disposisyon. Ang kakanyaan ay hindi magbabago, hindi magbabago. Oh, ang matuwid na disposisyon matapos ang lahat. Posisyon ang